So, ito na guys, ang ating pa-cake. Yan. Okay. So, i-co-costing natin ito. So, ayan. Kung magkano nga ba ang aabuti ng ganitong klaseng cake. Ang cake na po na ito ay hindi ordinary. Ito ay pwede sa may diabetes, pwede sa nagda-diet. Moderation lang. Kahit ano namang bagay is in moderation. Kaya, ayan. Kung gusto rin yung mag-diet. So hello mga kakiki. So ngayon gagawa tayo ng isang cake na para sa isang diabetic. Kasi nag-request ang client ko na anuhan daw ng asukal dahil diabetes ang kanyang tatay. So ngayon ang ginawa ko ay ganito. Yung sugar niya ay pinalitan ko ng pang-diabetes na allowed talaga. And then, ang oil niya ay pinalitan ko rin ng olive oil, which is very healthy. Pero yung ibang ingredients ay the same, yung all-purpose flour, yung cocoa. Para-paras, yan. Tapos itong gagawin nating cake ay no eggs and no milk. So, this is safe. Okay, so alamin natin ang magiging resulta nitong ating cake. Ganito guys ang magiging texture na. Tignan nyo. Walang pagkakaiba, parang ang mas puro pa siya. Take note, olive oil ang ginamit ko yan. Talaga ang olive oil, hindi naman siya lumalasa, pero mahal. Okay, nandun na tayo mahal. Kaya iko-costing natin kung magkano aabutin itong ating cake na specially para sa mga diabetes. Kasi kung may mag-order sa inyo, if in case gusto ng ganyan, so itong recipe natin ngayon at gagawin natin ay para sa inyo. Okay? So yan. Ang aking sugar na ginamit, Sweet Best Stevia and Erythritol, the best sugar alternative. So ayan, ito ang isang ganito na ilang grams to. So ayan, 150 grams. Ang bili ko niyan is 169. Okay, pricey talaga guys, kasi kung gusto niyo ng diet na cake at sa may sakit na diabetes, ayan, pricey talaga yan. Nakasulat dito, ito ay zero net carbs. So, walang carbs siya. So, mga sana nagda-diet talaga na nag-keto, ito po yung mga accepted na sugar. So, pero sugar alternative po ito, ha? So, the ingredients, Sweet Best, do not affect blood sugar. Kaya nga po, pwede ito sa ating mga diabetic person or patient. So, the carbohydrates it contains are considered not impact. So, walang epekto yan sa mga sugar level niya. Kita nyo, zero calories. Ayan. So, ito po yung advisable na sugar substitute para sa mga may diabetic at naka-diet. So, ayan, mga keto. So, ayan, pakita ko lang sa inyo, if in case nga, ayan na, 169 nga, tama naman po. Doon sa All About Baking. So, ayan, Sweet Best. Meron pang isang erythritol talaga. Meron pang isang, may mga iba pang brand. Titignan nyo lang ang kanyang components or ang kanyang, ano, kung talagang ba ito ay allowed. So, ayan, perfect for our diabetic person. So, ayan guys. So, ito na mga kakeiki, ang ating diet cake na chocolate cake. So, mag-ano na tayo, mag-decorate. First, tanggalin natin, syempre. Ayan, napakabilis tanggalin. Walang ginawa, walang parchment paper. Ang nilagay ko lang is shortening, tapos wala na, brinash ko lang, wala na. Okay, or pwede kayong maglagay ng flour kung talaga, tignan nyo naman ang ilalim, walang dikit-dikit. So, ayan. Pero sa ibabaw, umumbok. Of course, kaya okay lang yan kasi titikban din natin para malaman natin kung masarap talaga itong ating pang-diet na ating cake. Ayan, ang pangalawa. So, ayan, napaka-dark. Yan, gumamit tayo ng olive oil tsaka yung sugar na pang
diet. So, eto na ang pinalabasan niya. Tignan natin ang maigi. Wait lang. And guys, galing dito sa ganitong itsura na akala mo eh pangit, eto ang ilalim niya, di ba? Ang soft. Yan, ang soft niya. Moist siya. Nakita nyo yun? So, ayan. Titikman natin kung talagang ito ba ay masarap din kahit nga olive oil at saka yung sugar ay hindi brown sugar ang nilagay natin. So, ayan, tamang-tama may sobra. Siyempre, tinanggal ko na. And then, ito din. Yan. Na ang frosting na gagamitin natin, guys. Everwhip. Yes, Everwhip. Pero wala siyang halo na powdered sugar. Kasi nga, hindi pwede ang sugar, di ba? So, itong Everwhip, if natatandaan nyo, meron na ako nitong in-upload na ito. So, ito nga ang sinasabi sa Everwhip na pwede naman ito sa may diabetes. Pero, in moderation lang, syempre. Ayan. Yan ang mga substitute natin. Ang lambot talaga niya. As in, ang soft, ang pino. Yo, nakikita nyo, ayan o. Tignan nyo naman. Of course, may mga holes siya kasi hindi ko siya tinaktak. Pero, okay lang yan para ma-absorb niya ang ating frosting. Okay? Pero, yung titignan nyo, napakakinis niya. As in, ang pino niya. Ayan na guys, tapos na natin yan, mag-decoration. Pero bago yan, lagay muna natin sa ref. Okay? So, ito na yung pan-drip natin guys. Ayan, diba? Wala po tayong hinalo ha. Chocolate lang, then ininit lang sa microwave ng 30 seconds. Okay, hinalo. Walang cream, walang water. So, ayan. As you can see guys, overloaded siya ng mga chocolates. But, okay lang po yun. Kasi ito namang chocolates ay syempre hindi nyo ipapakain dun sa nagda-diet or kaya may diabetic. So, or diabetic. So, ang gagawin is tatanggalin lang for decoration purposes only. And of course, sa iba naman ng mga bisita, pwede naman niya deserve. So, ayan guys, i-costing natin to. Magkano ba ito pwedeng ibenta at magkano ang lahat ng ating nagastos? Ito na nga guys, titikman natin to. Is itong nakita nyo, diba? Tapos ito yung sa likod niya. Okay, titikman lang natin. Ayan o. Oh, napaka moist niya. Ayan, ang lambot niya. Although may pait siya, pero okay lang. Kasi may frosting naman siya. Mas tatamis na yun. Pero talagang hindi siya matamis. Okay? Pero makakain nyo kahit hindi kayo naka-diet. Ilagyan mo niya nito. Oh, di ba? May tamis na siya. Saklam. At so guys, ito yung low sugar cake natin, ang costing natin. We have 229 for the ingredients, 390 for the frosting, lahat ng decorations nakalagay na dyan, naka-itemize na siya. And then sa materials naman, nandyan 85, sa labor and utilities 150, kasama dyan ilaw, kuryente, tubig. And then grand total is 854, or kaya overall total cost is 854.
And then ita times natin 40%, 341.60 times 50%, 427. Ito total natin lahat. Ang total is 1,622.60 or the selling price. So ayan na nga guys, i-round off natin 1,600. Yung tamis niya ay manggagaling dito sa ating frosting, itong kulay puti, which is ever whip. At nalaman din natin, di ba, mayroon akong vlog niyan or mayroon akong video niya na ang ever whip ay considered din na pwede din sa may diabetes in moderation, syempre. So lahat ng ito ay pwedeng kainin ng may diabetes. So pinapakita ko sa inyo para if ever may mag-order sa inyo, pwede natin ganito. Pero disclaimer lang po ha, hindi ako dietitian, ay kinokontrol lang naman natin ang sugar. So nakalagay naman doon na yung sugar na ginamit natin is okay naman pala. So ang calories niya ay almost zero calories. So pero pag nagbigay kayo nito, syempre in moderation. At itong mga toppers na nakikita nyo, syempre hindi natin ibibigay yan kasi matatamis yan, lalo yung mga Kisses, yung mga Ferrero. So hindi yan allowed. So yan, tatanggalin natin syempre. Para lang, kasi ang may birthday nito is if nakikita nyo, 72 years old. So para lang, may bigay din natin, gusto rin nilang kumain ng cake, pero hindi pwede sa kanilang mga sitwasyon. So pwede natin sila bigyan nito ng isang maliit lang na slice. So in moderation lang, kahit ano namang bagay is in moderation. Kaya ayan, kung gusto rin niyong mag-diet, pero mahirap. So, ayan guys, kung nagustuhan niyo ang ating video for today, please like, share, and don't forget to subscribe. Then, click the bell also that you are updated with our next video. Thank you so much. Bye-bye. God bless and see you again soon.